Welcome back sa buong gaming channel. So guys, right now, nasa na yung mga sing-sing ko. So guys, right now, magkakaroon tayo ng update para kay Goblin Mine. So previously, okay, pinakita ko sa inyo kung paano mag-farm dito kay Goblin Mine. So right now, yung main goal kasi pag nag-farm tayo dito kay Goblin Mine, at least mapaabot natin ng mining level 7 to level 8. So buong gaming after 3 weeks na nga ba? After 3 weeks, okay, umabot na po tayo sa mining level 7. Okay, so going to level 8 na ako. So, sa mga newbie dyan, okay, si Goblin Mine, guys, free to play to na kikita ka. Yes, kikita ka. Proven yan. Nakapag-withdraw tayo. Papakita ko sa inyo later on. Pero yung main concept ni Goblin Mine, actually, idle game to. So, idle game, ibig sabihin, once na nakagawa ka na ng account, for example, ito, may account na tayo, automatic magko-collect na yan ng mga cryptocurrency para sa'yo. For example, itong bronze, ko-collect na natin yan, nasa mine number 1 ako. Okay, na-open ko na rin itong mine number 2, ko-collect ko lang din yan. So, mag-collect-collect muna tayo. Na-open ko na rin yung mine number 3, collect na natin yan. Mine number 4, na-collect ko na rin yan, or na-open ko na rin yan. Rather, mine number 5, collect na natin. Siyempre, 6, na-open ko na rin yung mine number 6. Pagdating kasi sa mine number 7, instead of bronze, kasi bronze yung nakukuha natin sa mine 1 to 7, no? Or to 6, no? Instead na bronze yung makukuha natin sa mine number 7, ang makukuha na po natin dito is silver na. So, this silver cryptocurrency, ito yung main cryptocurrency dito sa Goblin Mine. So, ibig sabihin, ito right now, meron na akong 5,000 na i-collect. Naka-accumulate na ako ng 124,450 silver kasi nakapag-withdraw na tayo recently. So, ibig sabihin, guys, pag na-open nyo na yung 7 tsaka 8, yung 8 hindi ko pa na-open, pakita ko lang. Nakalock pa yung 8 ko, no? So, ibig sabihin, kahit yung 7 lang, ma-open nyo to, dito na ako nagpo-focus. Kasi pansinin nyo, guys, ha, yung mine number 6 ko, hindi ko pa nga max yung miners ko. Oh. Hindi ko pa max yung miners ko. Meron pa akong pwedeng i-upgrade, pero okay na ako, hindi ko muna siya i-max. Kasi dito na ako nagpo-focus sa mine number 7. Okay, pero I suggest na tapusin nyo lahat, i-max nyo kahit itong mine number 6 nyo. Yung miners nyo, kompletuhin nyo pa rin. Para syempre, mas mabilis pa din yung bronze nyo. Kasi kahit nasa mine number 7 na kayo, although ang ino-collect natin na cryptocurrency dito is silver, yung mga miners natin, bibilin pa rin natin yan ng bronze cryptocurrency. For example, ito, slot number 10 ko. Kailangan ko na ng 3 million, no? 3.2 para open na natin yan. So, na-open ko na. And then, bibili na tayo ng mga miners dito. Wala na akong pera. So, naubos na yung pera natin. So, again, pag wala ng pera, mag-wait lang kayo. Okay? Kailangan i-max nyo yan. My number 1, tingnan nyo yung miners ko. Kung nakikita nyo, 45. Reserve per day ko, maximum na rin yan. Ayan, no, naka-max na lahat yan. Similar yan hanggang sa miner number 5 natin. Lahat yan, naka-max na yan. Pag connect natin yan, max level lahat yan. No? So, ang hindi lang naka-max sa akin is yung mine number 6. Yan. Pero yung pinaka-mine ko, yan, oh, konti pa lang. Hindi ko pa namamax yan. Pero dapat i-max ko din yan. Pero syempre, since dito ako sa mine number 7 kikita, eto muna yung pa-priority kong i-max. Kasi ito yung pwedeng i-withdraw. Kasi sa Goblin Miners, guys, or Goblin Mine, ang pwede nating i-withdraw is yung silver. Okay, kumbaga yung bronze cryptocurrency, utility token yan. Yung silver cryptocurrency, ito yung tinatawag natin na governance token. Ito yung pwede natin i-convert sa ton cryptocurrency. So, papakita ko lang sa inyo yung others and then syempre itong balance. Okay? So, right now, kung makikita nyo guys yan, nakapag-withdraw na tayo. May proof of withdrawal na tayo. Ha? Una, two, nag-farm tayo ng farm. Nakapag-10.5 tayo. Nag-abang-abang tayo. Nakakuha din tayo ng 4. And then, syempre, kung gusto mo mag-withdraw, convert muna pala tayo kasi ton yung kailangan nating withdraw. Sorry. So, convert muna tayo dito sa exchange pala. Yan. Sa exchange, syempre, kung ilan na yung available mo. Kasi ito, kakukuha pa lang natin, no? So, kung imamax mo lang yan, 0.2 ton. Magkano ba itong 0.2 ton? 0.2 ton. Ay, hindi. Sorry. CoinGecko tayo. CoinGecko. Wait lang, guys. Tingnan lang natin yung ton yung isang araw na inano natin. Para meron lang tayong black and white, no? Ton. 0.2. Kasi yung ton nga pala, tumataas yung presyo ngayon na 260. Grabe. 0.2. 0.2. Yan.
Yan, so 53 pesos. Okay, so may 53 pesos na tayo right now dito. Okay, si 0.2. Pero syempre, iipunin ko muna yan. Gusto ko kasi at least 5 to 4 ton yung wini-withdraw natin. So pag na-withdraw nyo na yan, okay, i-confirm nyo lang yan para ma-convert siya sa ton cryptocurrency. And then pag na-convert na, saka kayo pupunta dito sa balance. Sa balance, dyan naman tayo mag-withdraw. Okay, ako naman connected na yung wallet ko, dyan na ako mag-withdraw sa balance. Imamax nyo lang kung ilan yung ton na gusto nyong withdrawin. Napaka-basic lang. Again, sa mga newbie dyan, yung link nasa description. Kung gusto nyo laruin, kung gusto nyo umita na wala kayong ginagastos, yes, naka-free to play tayo. Guys, eto nga pala, hindi ko lang alam kung hanggang kailan magiging available tong free-to-play version na to. Okay? Although pag pumasok kayo ngayon, yung mga goblin nyo, sa inyo na yan. Okay? Kumbaga free na yan kasi mga early registrant kayo. Okay? Kumbaga kayo yung mga pioneer, kayo yung mga alpha dito sa goblin mine. So, ibig sabihin, pag nawala na yung promo na yan, definitely, lalo na napakaganda ng network, ang mamahal ng cryptocurrency, definitely, bago ka makapaglaro ng Goblin Mine, bibili ka na ng NFT, bibili ka na ng mga mining material, real money na yung gagamitin, USDT na, okay? So ngayon pa lang, kung napapanood niya to, habang naka-free to play na, habang kumikita tayo, for example, pakita ko lang sa inyo tong huli kong, you know, sorry, but exchange na naman. Sa bound, okay, sa balance pala, okay? So, ito, 10.5. Book gaming, magkano yung 10.5 na kinuha mo dyan? So, balik tayo ng ton. 10.5. Okay, 2,817 lang naman. Okay, 2,817 yung kinuha natin, 10.5. Ayan yung pinakamalaking na-withdraw ko up to date dito kay Goblin Mines. Okay, so, magmimina lang kayo. Especially ito, ha? Kikita lang kayo guys pag na-open nyo na yung mine number 7. Hinihintay ko na lang ma-open tong mine number 8 kasi mas papaldo ko pag na-open ko si mine number 8. So kailangan nyo talagang palibelin yung mine 1 to mine 6 para mas malakas yung bronze cryptocurrency nyo. Kasi kung mas marami kayong bronze cryptocurrency, madali nyo mababop itong si mine number 7 tsaka si mine number 8. Okay, again, yung link ni Goblin Mine, ilalagay ko dyan sa description. Ilalagay ko na lang dyan sa description. Ipipin ko na lang para baka mamaya wala pa kayo nito. Again guys ha, kung wala pa kayong Goblin Mine, mag-registered na kayo. Ito ha, free to play to. Wala kayong babayaran dito. Okay, at the same time guys, hindi ko alam, ulitin ko ha, hindi ko alam kung ganong katagal pa magiging free to play to. Definitely nagkakaroon na sila ng meeting na magkakaroon ng bentahan na ng NFT. Okay, pag nagkaroon na ng NFT, for example, yung mga Goblin na yan, baka pumasok kayo ng late. May price na yung mga goblin na yan. Okay, pag may price na yan, although minimal amount lang naman yan, pero syempre gumastos ka pa rin. Okay, ano ba naman yung right now free registration? Pwede ka na mag-farm, pwede mo nang palibelin almost lahat ng gagamitin mo na tools, makukuha mo yung mismo cryptocurrency in-game din. Okay, tsaga-tsaga lang, idle-idle lang. Sipag lang ang kailangan dito. Alright? Magkakaroon tayo definitely ng update to. Next video siguro Paragons naman, update ko rin kayo. Alright? So, always remember, Book Gaming loves you on. See you again in my next video. Salamat!